Sa bansang Japan ay may isang isla na may napakalagim na sikreto. Isang nakakapangilabot na insidente ang naganap dito noong World War II. Sa sobrang tindi ng pangyayari ay itinuturing itong top secret sa loob ng maraming taon. Alamin natin ang kwento nito. Sa bansang Japan ay may isang maliit na isla na tinatawag na Chichijima. Noong World War II, nagsilbi itong lugar na kinatatayuan ng mga weather station at garrison ng mga sundalong Hapon. Dito rin nakatayo ang mga radio tower na nagsisilbing pangunahing komunikasyon ng mga militar para sa kanilang mga operasyon. Dahil dito ay malimit itong maging target ng pag-atake ng mga Amerikano. Noong June 1944, nagsimulang magpadala ng mga eroplano ang Estados Unidos sa isla para bombahin ang mga radio tower, pero hindi ito naging madali. Ang isla ay gwardyado ng tinatayang 25,000 tropa. Bukod pa dito ay meron itong anti-aircraft defense system na siguradong dudurog sa mga eroplanong susugod sa isla. Noong September 2, 1944 ay muling umatake ang Estados Unidos. Sumugod ang mga eroplano para bombahin ang mga radio tower sa isla. Subalit nang makalapit ay tinira sila ng mga anti-aircraft dahilan para pwersahang tumalon ang mga lulan ng eroplano. Sa kasamaang palad, nadakip at naging bihag ng mga Hapon ang 8 sa mga pilotong Amerikano. Ang isa naman sa mga eroplano ay may sakay na 3 tao. Ang piloto nito ay ang 20 years old na si George. Isa siya sa mga pinakabatang piloto noong World War II. Bagamat nagliliyab na ang eroplano, ginawa ni George ang makakaya para gampanan ang misyon na bombahin ang mga tore. Matapos nito ay lumipad na siya papalayo sa isla para hindi sila madakip ng mga Hapon tulad ng nangyari sa iba. Nang medyo malayo na, doon na niya inutusan ang mga kasama na tumalon mula sa eroplano. Subalit hindi pinalad ang dalawa. Ang isa sa kanila ay hindi na nakatalon at ang isa naman ay pumalya ang parachute. Tanging si George lamang ang nakaligtas, pero kahit nakatalon siya sa tubig ay nanganganib pa rin ang buhay niya dahil napapalibutan siya ng mga bangka ng kalaban na papalapit na sa kanya para hulihin siya. Patuloy lang siya sa paglangoy papalayo kahit pagod na pagod na. Naantala naman ang paglapit sa kanya ng mga kalaban dahil dumating ang mga eroplano ng Amerika na agad tumira sa mga bangka. Habang patuloy sa paglangoy, isang submarine ang lumitaw sa harapan niya. Tila may kakambal na swerte si George dahil ang submarine ay pag-aari ng Estados Unidos. Nirescue si George ng mga lulan ng submarine. Habang naroon ay tumulong din siyang i-rescue ang iba pang mga piloto na nahulog sa tubig. Kung pinalad na nakaligtas si George ay mistulang impyerno naman ang pinagdaanan ng 8 nadakip ng mga Hapon. Sa sobrang saklap ng sinapit nila ay itinuring itong top secret ng Estados Unidos at ng Japan. Hindi nila pinaalam kahit kanino ang nangyari dahil hindi kakayanin ng mga pamilya nila ang bawat detalye na sinapit ng mahal nila sa buhay. Pero noong 2003, isang libro ang inilathala na naglalahad ng mga totoong naganap sa Chichijima Island. Sa libro ay idinetalye ang sinapit ng 8 bihag na Amerikano sa kamay ng mga sundalong Hapon. Ang mga detalye ay ayon sa transcript ng paglilitis sa mga Japanese officers na umamin sa kanilang ginawa sa mga bihag na Amerikano. At ito ang nangyari sa kanila. Dahil sa sunod-sunod na pambobomba ng mga Amerikano, marami nang nasalanta at nasawi sa isla. Dahil dito ay tumindi ang galit ng mga Hapon sa mga Amerikano. Kaya naman nang madakip nila ang 8 piloto, sa kanila ibinuntong ang matinding galit ng mga sundalong Hapon sa islang yun. Matinding pagpapahirap ang pinagdaanan ng mga piloto. Ang ilan sa kanila ay pinagbubugbog, hinampas at tinusok ng kawayan at bayonet habang nakagapos.
Ang unang pinahirapan sa kanila ay pinagmartsa ng nakapiring papunta sa kanyang hukay. Doon ay pinugutan siya ng ulo gamit ang espada. Pero ang mas nakakakilabot dito ay ang ginawa ng lasinggero at malupit na heneral na si Yoshio Tachibana. Hinamon niya ang mga sundalong Hapon na ipakita ang kanilang tapang at lakas ng loob sa pamamagitan ng pagkonsumo ng tao. Pinahukay niya ang unang Amerikanong bihag na nakalibing na. Inutusan niya ang isang surgeon na humiwa ng laman sa hita nito at ibigay sa kusinero para lutuin. Isinahog ito sa ulam kasama ang toyo, gulay at sake. Inihain ito kay Tachibana at iba pang mga sundalo. Nagustuhan nila ito. Matapos ikonsumo ang isang parte ng bihag ay di pa nakontento si Tachibana. Naniniwala siyang nakakatulong ang kanilang kinain para maging malakas. Nakakabuti din daw ito sa kanilang kalusugan at mainam din daw to sa tiyan. Kaya naman muli niyang inutusan ng surgeon na pumiraso sa labi ng bihag. Paulit-ulit nilang ginawa ito hanggang sa maubos na ang kawawang piloto. Ganito din ang sinapit ng mga susunod pang mga bihag. Ang masaklap pa dito ay nakatingin at walang magawa ang iba pang mga kasama na nababalot ng takot dahil alam nila na sasapitin din nila ang karumal-dumal na kapalaran. At ganun na nga ang nangyari. Nang matapos na ang digmaan na inaresto at nilitis si Tachibana at iba pang mga sundalo sa ginawa nila sa walong mga bihag na Amerikano. Hinatulan sila ng parusang kamatayan at inilibing sa Guam. Nilibing sila sa mga puntod na walang pangalan. Isinikreto ang mga pangyayari sa Chichijima hanggang taong 2003 kung saan inilathala ang isang libro na naglalaman ng mga pangyayari sa isla. Marami ang nagimbal nang makarating sa kanila ang malagim na katotohanan. Isa na dito si George na nakaligtas sa malaimpiyernong sinapit ng mga kasamahan niyang piloto. Ilang dekada makalipas ang digmaan, si George ay gumawa ng pangalan sa kasaysayan. Si George, na ang buong pangalan ay George H.W. Bush, ay hinirang na 41st pangulo ng Estados Unidos. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwentong ito. Huwag niyo pong kalimutang mag-like sa video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Ingat po kayong lahat!